Yo, what's up mga kagulong, G-Rider here. Ngayong gabi magkakabit lang tayo ng ating USB charger ng Moto Wolf. Huwag na natin patagalin mga idol. So unbox na natin kagad itong ating Moto Wolf na USB charger. Ayan. Wala na. So ito yung mismong unit ng USB, tapos may bracket siya, parang side mirror type. To meron din dito ang clamp type. So ito yung gagamitin natin kasi meron tayong bracket dun para sa mga clamp type na CP holder or kahit anong ikakabit nyo. So ayan, yung laman ng kahon, tapos ito yung itsura nya. Ayan, may maliit syang on and off dito kung makikita nyo. Ayan. Ayan. So ayan, Moto Wolf. Nabili ko siya sa Shopee. Ayan, mura lang. So, ikabit na natin. Huwag na natin patagalin. So, ayan mga paps. Nahanap ko na siya ng pwesto. Yan, sa ilalim ng aking CP holder. So, para at least kahit umuulan, medyo takip siya ng ating CP holder mga paps. Tapos, naiikot din kasi itong CP holder ko ng Moto Wolf. So, hindi naman siya nagiging sa gabal kapag iniikot ko siya. So tamang-tama yung pwestong yun para sa akin. Ayan. Ayan mga pops. Ayan yun. Hindi naman siya sumasabi. So ayan mga kagulong, naihanap ko na siya ng dadaanan ng cable niya. Nasa sa inyo na yun kung saan nyo siya papadaanin. Kung mas magaling kayo sa cable management, di mas okay. So ayan, sa akin gawang bahay lang yan. Pinasuot ko siya doon sa may dito sa tuka na fairings. Tapos ayan, doon siya lumabas mga paps. So ito na yung outlet natin. Itatap na lang natin siya doon sa ating kung saan natin tinap yung ating voltmeter. Kung di nyo pa napapanood yung aking video about sa paglalagay ng voltmeter, panoorin nyo lang, ilalagay ko yung link sa description. So ayan, itap na natin. So ayan mga paps, natap na natin yung wire ng ating USB charger. Ayan, kung nakikita nyo, ayan yung manipis na pula na yan. Ayan yung sa positive nya. Tapos yung negative nya, ayun. Dito, tinornilyo ko dito kasi meron siyang bracket na bilog. Yun. Din ko siya nilagay yan. Sa katabi nung, inipit ko lang yung wire dyan sa may relay ng ating busina. So, ayan. Tapos, testingin na natin kung gagana siya. So ayun mga paps, since wala akong available na ibang cellphone, gagawin din natin itong charger ng earpods. So ayan, kinonnect ko na yung ating USB cable dun sa ating Moto Wolf na USB charger. Tapos yung kabilang dulo dun sa ating charger ng earpods. So nakakita nyo naman, di pa buhay yung aking voltmeter, ibig sabihin naka-ignition off pa tayo. So try nating buhayin yung ignition. Tingnan natin kung magkukulay green or magcha-charge yung ating charger ng earpods. So ayan mga paps, kita nyo naman umilaw yung charger ng earpods. Ayan. Tapos gumagana din yung ating voltmeter. Tapos try nating
i-off ulit yung ignition. Ayun mga paps, kita nyo, nag-off din yung ating ano, charger ng earpads. So ayan, okay naman, gumagana siya. I hope magtagal yung ating Motowulf na USB charger. Saka nga pala mga paps, kapag meron kayong ikakabit na mga wire dito sa ating unahan ng ating motor, syempre lumiliko tayo, di ba mga paps? Make sure na lagi kayong merong allowance para hindi siya nahihigit mga paps kapag lumiliko kayo. Ayan, para hindi rin matanggal yung connection na ginawa niyo. So ayan, meron pang namang ano, mas magandang way kung paano i-gawa or mag cable management. So gawang bahay lang tayo. So pwede na yan. At least hindi naman siya sumasabit mga paps. Ayan. Ayan. Consider nyo din yan na ano, ito yung sa charger natin. So, kapag nililiko nyo, at least hindi siya nahihila. So ayan. So ayan mga paps, nakapwesto na ulit yung front cowling ng ating motor. Pero hindi ko muna siya tinornilyo since testingin muna natin ulit yung mga ilaw niya, yung signal light, busina, yung headlight mismo kung gumagana. Kasi minsan tayo mga nag-DIY, syempre prone tayo na may magalaw tayo bigla na pwedeng nahugot. Kaya bago natin na itornilyo, make sure natin na double check natin kung gagana pa ulit yung mga ilaw natin, diba? Syempre wiring yan, mahirap ding ano, magkamali kapag ano, kapag gumawa ka, lalo na DIY. So testingin muna natin. Hindi natin isusi mga paps. So ayan, voltmeter working, yung ating DIY din na eyeline, okay din. Tingnan natin yung ating headlight. Okay din. Umiilaw siya mga paps. Tingnan naman natin yung ating signal light. Sa right. Tapos sa left. So working naman mga paps. Tapos check din natin ang ating busina. So working din naman siya mga paps. Tapos syempre yung huli nating kinabit sa motor mga paps, yung ating charger. Double check ulit natin kung gumagana pa siya. So ito mga idol, nakakabit pa yung ating USB cable. Naka turn off din yung ating ignition. Check natin, paka grounded. Kapag sinaksak natin dito, ayan, dapat hindi na ilaw yan kapag naka ignition off. Pag umilaw yun, ibig sabihin may grounded dun sa loob. So try na natin i-check ulit kung gumagana. Buhayin natin yung ignition. So ayun, sabay ng pagbuhay ng ating voltmeter, ayan, nakikita nyo nag color green or nag-charge yung ating sample na charger ng earbuds. So ayan mga paps, working naman siya. So kapag na double check nyo na, pwede nyo nang ikabit ulit lahat ng bolts na inalis nyo at okay na tayo. Kita-kits ulit sa susunod kong vlog mga idol. This is G Rider, ride safe and peace out.